You know what? When you're successful, basta ang feeling ng naging successful, hindi ka madamot eh. You want other people to succeed also. Kasi walang aagaw sa pwesto mo. Isa ka lang eh. Isa ka lang. Lahat sila pwedeng gayahin ka, pwedeng may sumikat kaysa sa'yo ngayon. Pero isa ka lang. Hahanap-hanapin ka rin. Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maaari lamang mag-subscribe ka muna, salamat. Marami talagang bashers na nag-aabang sa post ng mga artista sa social media at kahit na anong ganda ng ibinabahagi nila sa publiko ay talagang hahanapan nila ng kasiraan. Tulad ni Sharon Cuneta na nag-post ng maganda niyang larawan sa Instagram habang nasa taping ng Your Face Sounds Familiar. Ang caption ng megastar, girl in love and so loved. And not cutting her hair short. Repost from at Jens underscore KC78. My Barbie super cute. Umabot sa 67.1k ang nagkagusto sa post niya at sa mahigit na 400 comments ay may naligaw na gustong testingin ang pasensya ni Sharon. Mula kay at nak underscore namara, good thing noon ka nag-artista. Kung ngayon ka sumabay kina Bea, Alonzo, Liza, Soberano, and Curtis baka di ka napansin. Kung kamukha mo sana mami mo, Alain Gamboa Cuneta, pwede ka sumabay kaso daddy, Mayor Pablo Cuneta, muang kamukha mo, eh. Ipinagtanggol ka agad si Shawi ng followers niya sa IG tulad ni @netsky027, si Bea at anang tatay foreigner. Si Sharon pure Pilipino ang magulang. But ang ganda niya diba? Kaya niya makipagsabayan kahit kanino. Golden girl na siya pero tingnan mo naman maganda pa din. Ang nag-iisang megastar lahat ng pelikula blockbuster at lahat ng in-endorse niya patok lahat. Hindi naman nakapagpigil si @Donsky88 dahil talagang tinalakan niya si @nak_namara, pagbastos ka talaga, bastos kang tao, mala-edukado lang ang peg mo. Wala siguro nagmamahal sa'yo kasi ang napakalungkot ng buhay mo naninira ka ng matinong tao at ubod ng bait at pagmamahal sa kapwa. Nag-iisip nga ako if tao ka ba talaga. Si Ate Sharon at Real Sharon Cuneta pa ang sasabihan mo ng di maganda e more than 40 years na namumukadkad sa larangan ng pinilakang tabing. Halos lahat ng kasabay niya siya lang namumukod tanging sikat at visible pa, until now kahit mga new generations actress nire-respeto si Ate Sharon, tapos ikaw na wala ka man lang ambag sa mundo maninira at magsabi ng masasakit na salita. Ang tawag siguro sa'yo magkano babayad sa'yo para manira kay Mega. Wala ka na bang makain? Dugtong pa ng netizen. Narito naman ang buwelte ni Sharon sa basha, edi ka nag-iisip. Sa dami na nang dumaan bago pa dumating si Bea at lahat sila, binanggit pa ng megastar ang kaya niyang gawin kaya siya tumagal sa industriya at marami siyang pinayamang producers, maganda na ako. Binanggit pa ng megastar ang kaya niyang gawin kaya siya tumagal sa industriya at marami siyang pinayamang producers. Marunong akong kumanta, sumayaw, umarte. Nagpayaman ng producers dahil lahat ng ginawa ko, pelikula, sobra ang kinita. At nandito pa rin ako. Pagmamataray na sabi pa ni Mega. Sabi pa ng isa sa mga hurado ng YFSF, kaya nananatili pa rin siya sa kanyang kinalalagyan ngayon ay dahil sa milyones na supporters niya, bukod pa sa taglay niyang X Factor. Alam mo ang ganda, sampu sampera. Ang di maipaliwanag nga at sa tao ay yung tinatawag na X Factor. Pwede ba ako sumikat ng 10 milyon ang sumuporta at nagmahal sakin? At dahil dito ay tinawag niyang engot ang basher niya. Kinampihan din si Sharon ng mga netizens sa isang website. Point is, mali yung basher. Sa status ni Sharon, dapat di na siya binabastos ng ganyan. But Sharon shouldn't have said anything back to. I agree with Sharon though, dami nang dumating before and after Bea etc. but she's still the megastar. That's all. Nakakatawa, in fairness correct si Madam. Ang totoo ang magpapabagsak kay Madam kung ngayon siya nakipagsabayan is her cringy social media posts. Kung noon alam ng mga tao na ganyan siya kapabebe yun ang makakabawas sa fanbase niya. You cannot compare the megastar with those people. True lalo naman ang nagmamarka lang naman sa showbiz ay yung mga merong X Factor. Yung mga binanggit ni Basher puro magaganda with X Factor same with megastar. Yawn lang.
Nagsimula ang showbiz career ni Sharon noong 1980 nang kinuha siyang exclusive contract star ng Viva Films. Gumawa siya ng mga pelikulang halos lahat ay tumatuwok sa takilya at ilang beses siyang kinoronahang box office queen. Bukod dito ay nagkamit din siya ng acting awards. Nakagawa rin siya ng maraming recording albums na tinangkilik din ng publiko at ginawara ng pagkilala. Sa madaling salita, wala nang kailangan pang patunayan si Sharon pagdating sa kanyang showbiz career. Matatanda ang sa story conference ng Revergenized noong Linggo, February 28, sinabi at ipinaliwanag ni Sharon ang mga dahilan sa desisyon niyang baliwalain ang kanyang mga basher. Sa ad ng Megastar, first of all, I realized kasi noong pumapatol ako ng mga 2012 pa yon, at the first time I joined Twitter, it was brand new to me, na lumaki ako, pag merong issue, confrontation, usapan na harapan. So when I first joined Twitter, nasa shock ako, because everyone was anonymous. They felt siguro a little more empowered to be bastos, and hindi ako lumaki ng binabastos dahil hindi naman ako nang babastos. Parang ang feeling ko, I already said everything I had to say before. Nowadays, it's just not worth my time. Parang I realized years ago, early on, right after the Twitter year, I realized na why I am engaging these people in conversation. I don't know who these people are. I don't know what their real motives are. Hindi ko alam kung talagang they want to criticize me constructively or just to ruin my day, and why am I going to allow them to do that? Patuloy niya, parang, I built some thick skins over the years of being in show business, and I just realized they're not the kind of people that I'm going to be able to make me into someone I despised, someone that is basically like them. So, I didn't wanna confront monsters and end up being one. Sa kabila ng pasya ni Sharon na huwag nang bigyan ng pansin ang mga troll, iba na raw ang usapan kapag ang kanyang mga anak ang sangkot dahil tiyak na iiral ang pagiging nanay niya. I feel parang they're helpless. They're young and impressionable, and they're being raised very well and as very decent human beings. So, ako yung nasasaktan for them, not because there may be any truth to what the trolls are throwing their way. Pero mas dahil nanay ako at naiinis ako na na-expose sa ganoong klaseng environment. Naniniwala si Sharon na may kinalaman ang politika kaya madalas nasasangkot ang kanyang anak na si Frankie. Maraming beses nang naging biktima si Frankie ng mga batikos sa social media dahil hindi ito nawawala ng opinyon tungkol sa mga kontrobersyal na issue at kasalukuyang nangyayari sa bansa. Sabi ni Sharon, yung alam mo kung saan nanggagaling yung iba, eh. Sometimes it's really political. So, nadadamay yung anak ko, when actually, we all know it's supposed to be still a free country and everyone has freedom of speech. So if she dishes it out, she has to be able to take also what comes back. And my daughter's very strong, and that's not gonna stop her from saying what she thinks, because she knows she also represents her generation and the generation that cannot speak up because they don't have her platform. I'm actually very proud of my kids, all of them, each of them. Si Frankie is very sensitive especially to the needs of the urban poor and justice. She takes after me and her dad. We both don't like injustice and we like to do what we can no matter how little while on earth. I don't like my children to just focus on themselves and be selfish and not care about their surroundings or the people around them when they're blessed and more privileged than a lot. And they're very much aware of that and I'm very proud of them, diretsahang pahayag ni Sharon. Umamin si Sharon sa huli na pang-asar na lang ang paminsan-minsang pagmamaldita niya sa kanyang bashers. Minsan, ano na lang, pinagtatawanan ko, idinidelete ko na lang o binablock. Kapag sobra, minsan nagmamaldita ako once or twice, tapos wala na, tapos na. Ano lang, pang-asar. Pero, dahil sa sobrang pambabash sa kanya lately hindi na muli nakapagpigil si Miss Sharon Cuneta, tama naman siya at her age ang dami na niyang napatunayan, lahat ng kanyang mga pelikula ay talagang kumita ng malaki at marami na siyang napayaman na mga producer. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maaari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload araw-araw, maraming salamat. You know what, when you're successful, hindi ka madamot eh. You want other people to succeed also. Kasi walang aagaw sa pwesto mo.
Isa ka lang eh. Isa ka lang. Lahat sila pwedeng gayahin ka, pwedeng may sumikat kaysa sa'yo ngayon. Pero isa ka lang. Hahanap-hanapin ka rin. Paano mga kachika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates. Please like, share and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat.